Kilala bilang The Iron Butterfly, Emil Diffic, Classic Beauty at syempre bilang First Lady of the Philippines ni dating presidente na si Ferdinand Marcos. Ang pamilyang Marcos ay kilalang pangalan sa mundo ng politika. Mula taong 1970s hanggang 80s, natigil ang politika nang ma-exile ang pamilya sa Hawaii, and after 36 years, ngayon, nagbalik at presidente ang anak na si Ferdinand Bongbong Marcos. Kilala din ang pangalan ni Imelda Marcos sa ibang bansa. Pinagurian siyang the woman who owns 3,000 pair of shoes. Mahilig sa art, music, at glamurosong buhay. Pero hanggang dito lang ba ang alam natin kay Imelda Marcos? Ito ang mga iba pang kwento na malamang ay ngayon mo palang malalaman tungkol kay dating First Lady Imelda Marcos. Panganay sa anim na anak ni Remedios at Vicente Romualdez si Imelda. Pero alam mo ba, nagkakilala ang kanyang mga magulang sa isang kumbento? Nagbisita si Vicente na biyudo noon sa isang kumbento at nabighani sa kay Remedios na nagtutugtog ng pyesa sa piano. Tumabi si Vicente kay Remedios at sabay nilang tinugtog ang kanta. Doon nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Bata pa lang si Imelda ay para na siyang si Shirley Temple. Dahil sa biba at cute na bata, pinapasuot siya ng mga burdang damit na gawa ng nanay niya at pinapasayaw at kumakanta sa harap ng mga bisita. Sa kasamaang palad, nagkasakit ang ina niya ng pneumonia at maagang naulila si Imelda noong siya ay 8 years old lang. Dinala si Imelda at mga kapatid niya sa Tacloban at doon din nakapag-aral ng college. First year student pa lang siya ay tumakbo na siyang president sa student council at kalaban niya ang mga seniors sa College of Law. Nagkataon na din ang ama niya noon. Hindi siya pinakialaman ng ama niya at nagpursigi siya sa kanyang laban. Nanalo si Imelda, nakapagtapos sa College ng Education, major in History. Noong naghahanap siya ng trabaho bilang teacher, nagtaka siya bakit gusto siyang ilagay bilang teacher sa grade 1. Hindi ito naging madali sa kanya. Sinabihan siya ng principal, pinakamahirap turuan ang grade 1. Dapat magaling at attractive ang magtuturo. The first opening of these young minds will be something beautiful for them. Isang magandang natutunan ni Imelda. Dahil sa ganda at talino ni Imelda, nakilala din siya bilang Rose of Tacloban. Hindi natin madeny na marami na din ang gustong lumigaw sa kay Imelda. Isa sa mga nasabing maniligaw ay sila Elpidio Quirino at Ninoy Aquino. Sumali din ito noon sa local pageant na Miss Manila. Hindi siya nanalong Miss Manila dahil natalo ito sa paramihan ng benta ng ballots. Pero isa sa judges noon ay ang kilalang pintor na si Fernando Amorsolo na ipinaglaban na si Imelda dapat ang manalo dahil sa ganda nito. Sa huli, napagdesisyonan ni Mayor Lacson ng Maynila na gawin na lang Muse of Manila si Imelda. Umira noon sa Maynila si Imelda sa bahay ng mag-asawang Danieling Romualdez at Paz Gueco. Si Danieling ay pinsan ni Imelda na isang House Speaker sa administrasyon ni President Magsaysay. Nagsimula ang love story ni Imelda at Ferdinand sa House of Representatives noong pumunta itong si Imelda at Paz. Nakita nitong bachelor na si Ferdinand si Imelda sa canteen. At sa mismong unang araw na nakita niya si Imelda ay na love at first sight na ito sa dalaga. Samantala, si President Magsaysay noon ay natuwa sa nangyari. Dahil itong si Ferdinand na kasama sa taga-approve ng budget session ay hindi na tumatagal sa pag-usisa ng budget dahil nakafocus na lang ito na ligawan si Imelda tuwing pumupunta sa Congress. Fast forward, sumama si Ferdinand sa Holy Week vacation ni Imelda sa Baguio. Pinagpatuloy ang paliligaw kay Imelda. And after 11 days mula nang magkakilala, napa-oo si Imelda at naganap ang civil wedding nila sa Baguio. Sa tuwa ni President Magsaysay, ay pinayagan nitong idaos ang reception sa labas ng Malacañang Palace at lahat nito ay gastos ni Ferdinand. Nirigaluhan niya si Imelda ng 11-carat diamond ring, simbolo ng 11 days courtship nila. Bago pa naging presidente si Ferdinand Marcos, alam na ni bagong Mrs. Imelda Marcos na mayaman na ito. Noong bagong kasal sila, dinala niya si Imelda sa isang bangko sa Binondo kung saan pinakita sa kanya ang isang vault na puno ng pera. Tinanong niya ito kung bakit hindi niya na-deposit sa bangko para magka-interes. Sagot ni Marcos, "One of the greatest enemy you have in politics is envy." Ayaw niyang makilala siya ng tao dahil sa pera. Mas gusto niyang makilala siya sa kung ano ang magagawa at serbisyo na maibigay niya sa mga tao. Noong
dinala ni Ferdinand si Imelda sa bahay nito sa Ilocos, naiwan si Imelda sa bahay at nagtaka bakit may harang ito na pader sa malaking espasyo ng bahay. Binakbak niya ang pader at tinapon ang mga ito sa labas ng bahay. Masaya itong nakitang maaliwalas ang bahay. Nang umuwi si Ferdinand, nagtaka ito sa nangyari. Kinuha niya ang maliit na peraso ng pader at kinuskos. Doon, nalaman ni Imelda na nabalot doon ang ginto. Nang manalo si Ferdinand Marcos bilang presidente, isang malaking tanong ni Imelda sa asawa ay kung ano ang magiging role niya bilang first lady. Sabi ni Ferdinand, "I will build a strong house and you will make it a home." "Now that you're president, what's my role? Now that I'm president," sabi niya, "I'll build a strong house for the Filipino people. You make it a home." What makes a home? A mother. A mother is love. Love is good, true, and beautiful. Dahil naranasan niyang maulila sa ina, ang unang proyekto niya ay ang tatlong centers. Marilac Home for the Girls, Study Center for Children, and Training School for Boys. At ginawa din niya ang Golden Acres na tulong para sa mga ulilang matatanda. Bumisita noon ang kilalang billionaire na si Rockefeller sa Pilipinas. Walang maipakitang magandang infrastructure si First Lady. Noong kasama si Imelda ni Rockefeller sa pag-ikot-ikot sa Rojas Boulevard, sinabi ni Imelda sa kanya ay magtatayo ito ng cultural center malapit sa dagat. Ayaw agad maniwala ng bilyonaryo dahil nakikita nito ang malawak na dagat. Sinigurado ni Imelda na sa loob ng 3 taon ay maipatayo niya ito. At sa huli, nagawa din niyang maipatayo ito sa mismong 3 taon. At sa inauguration ng Cultural Center, ang bumisita ay si Governor Ronald Reagan at ang misis nito. Si Rockefeller naman ay hindi nakadalo dahil sa sakit. Noong 1986 Revolution, sinugod ng mga rebelde ang Malacañang Palace. Nadiskobre nila ang libo-libong pares ng mga sapatos. Ikinalat sa media ang kwento at tinawag na extravagant at maluho di umano ang First Lady. Nalaman pala na ang mga sapatos ay iba-iba mga sizes at tangkad. Ang mga karamihan nito ay bigay ng mga manggagawa ng mga sapatos ng Marikina. Ang iba ay mga regalo ng mga kaibigan ng First Lady. Bago pa nakilala ang Marikina sa shoe industry, dinala na ni Imelda ang mga eksperto galing Paris, Italy sa Pilipinas para pag-aralan ang paggawa ng mga quality leather shoes. At nang sa huli, lumago ang shoe industry sa Pilipinas. Binibigyan si First Lady ng mga sample ng bagong modelo ng mga sapatos para i-promote sa mga exhibit. Bilang First Lady, naipakita ni Imelda Marcos ang pagiging ina sa bansa. Ang pagmamahal niya sa bansa ay hanggang ngayon ay makikita natin sa mga proyekto niyang naipatayo. Ang kulturang Pinoy at gawang Pinoy ay pinagmamalaki niya hindi lang dito, kundi ganun din sa buong mundo. Mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kaysa sa problema. Ano ang nagustuhan mo sa kwento ng buhay ni dating First Lady Imelda Marcos? Comment below. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.